actually guys, pinipilit nila ako mag-comment dito sa nangyaring raid sa KOJC sa Davao, doon sa compound daw ni Pastor Apollo kay Buloy. Ano daw ba yung komento ko doon sa hindi makatarungan na paglusob daw doon? Ito nakalagay very specific ng paglusob ni Diwata Tore. Ayan, ha? Hindi ako may sabi niya. Ano, ano daw ba ang masasabi ko sa paglusob ng ni Diwata Tore gamit ang 3,000 pulis at meron daw 7 namatay diyan sa KOJC. Panoorin natin. Sige, panoorin natin. Actually, panoorin muna natin. May mga ano talaga, 7 raw yung namatay. Ano ba 'to nangyayari sa ating bayan? Sige. Total pinipilit niyo ako magbigay ng opinion diyan. Ito nakalagay, Sir Francis, sa TikTok po kasi meron akong 1.6 million followers. Now, dito sa TikTok mismo, tinatanong ako kung ano ang opinion ko dun sa ginawa ni Diwata Tore. Sino ba yung Diwata Tore? Bakit naman Diwata Tore tawag nyo? Ha? O, hindi ko na intindihin kung anong ibig sabihin ng Diwata Tore. 7 na po ang namatay. Okay. Sa paglusob ng 3,000 kapulisan na utos ni Diwata Tore, illegal po ang ginagawa ng kapulisan. Unang-una, sige, bago ako magkomento dyan, marami hong nadadamay na walang kasalanan. Bakit kailangan mamatay ng isang tao na mga tao na, alam mo yon, na naririnig ko rito, sabi niya, taong simbahan lang po kami. Ayan o. Nawala. Nawala. From the... Kina yung ginagawa sa akin. 3,000 na raw ang namatay. Ah, 3,000. 7 na raw ang namatay. Sige, magkukomento tayo rito. Magandang gabi po sa inyo. Hindi kayo dapat basta magtiwala sa... Unahin ko muna si Pastor Buloy. Alam mo, Pastor, kung talagang wala kang kasalanan, siguro pwede ka naman dumiretso sa NBI o kaya sa kung ayaw mo sa kapulisan dahil may masama kang experience dito kay Tore, sa NBI ka sumuko. Ewan ko, baka ngayon, bago na yung administrasyon ng NBI, baka matitino na sila. Kasi ako, hindi maganda experience na nasubukan ko dyan sa NBI. Oo, dadami kaso mo dyan. Oo, totoo naman yon. Ngayon, siguro bagong admin na, kaya bago naman, hindi naman lahat ng NBI is may maling ginagawa.
may mangilan-ngilan lang. Sa lahat naman ng sangay ng gobyerno, laging may mangilang-ngilang bulok. Diba? Para hindi na nadadama yung mga kawawang nagtatrabaho lang sa simbahan, yung mga taong simbahan, yung iyong mga mananampalataya. At the same time, may namamatay na, 7 na. Mm-hmm. Para naman dito sa mga kapulisan, wala naman ako masasabi sa inyo, sumusunod lang naman kayo sa utos. Ngayon, para kay General Torre, nilusob mo yan, may casualty, ang tanong ko, may nahuli ka ba? Nahuli mo ba yung isineserve mo yung warrant of arrest? Dapat pagka ganyang may casualty, at least man lang, maipakita mo sa aming mamamayan na nahuli mo yung kriminal. Eh ngayon, kung wala ka rin nahuli at may casualty din, hindi ko malaman, General, kung ob-ob ka o talagang pasikat ka lang. Ah, General. Abay, hindi na tama yan, General. Abay, may patay na eh. O, di ba? Nag-serve ka ng warrant. Okay. Kailangan bang may mamatay pag nag-serve ng warrant, General? Hindi, ato, opinion ko lang. Kayong dalawa, pagsasabihan ko. Unang-una, ayaw ko naman sana makisaw-saw dyan sa issue nyo na yan. Kaso, pinipilit ako ng 1.6 million ko sa TikTok. Eh, hindi nga ako nag-TikTok ngayon. Sa YouTube na lang ako nag-live eh. Kasi ayaw ko sumagot ng mga tanong eh. Diba? Natural lang, okay yan. Tama yan. Mag-serve ka ng warrant. Pero kailangan ba na magkaroon ng casualty? Kailangan bang may mamatay na taong simbahan lang? Wala naman akong pakialam sa pananampalataya nila. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang pamananampalataya. Mayroong Iglesia ni Cristo, may Katoliko, may born again. Ibig sabihin, yung bang taong simbahan ng Katoliko at taong simbahan ng born again, magkaiba ba yun? Hindi ba parehong taong simbahan lang din yon? Bakit kailangan may madamay na taong simbahan? Bakit kailangan may mamatay na taong simbahan? Eh wala namang kinalaman doon sa warrant yan. Pag ba nag-serve ka ng warrant, dapat ba may mamatay para maipakita mong matapang ka, General? Abay, kung talagang matapang ka, huwag mong gamitin yung pagka-general mo. Halika, tayong dalawa, magsuntukan tayo. Huwag mong gamitin yung pagka-general mo. Huwag kang gagamit ng pulis. Tayong dalawa lang. Kung talagang matapang ka. Di ba? Hindi eh. Kailangan ba pag nag-serve ka ng warrant, kailangan may mamatay na inosente, kailangan may mamatay na civilian para ipakita mong matapang ka, para ipakita mong dapat kang masunod. Don't play God. Nakuha mo? Di ba? Oh, ayoko sana mag-comment. Kaso pinipilit nyo ako. Oh, para sa iyo naman, Pastor Apollo kay Buloy. Abay, sumuko ka na. 'Di ba? Nadadama yung mga sibilyan eh. Sinasabi ni General Torre, ginagawa mo silang human shield. Ayoko rin naman sanang maniwala, pero dahil nga nagtatago ka, ganun na 'yon lumalabas. 'Di ba? So kung susuko ka, siguro naman pumunta ka sa NBI. Pumunta ka na lang sa DOJ. O kung saan ka pwede sumuko. O gusto mo sa Senate ka sumuko dahil yun naman na nag-issue ng warrant sa'yo. O para doon ka na lang magpakulong sa Senado na habang nililitis yung kaso mo. Para hindi nadadamay yung mga inosenteng tao. Tanda mo, Pastor, maraming naniniwala sa'yo. Maraming nagmamahal din sa'yo. So, hindi ka pababayaan ng Diyos kung talagang totoo yung ipinaglalaban mo. Diba? So, yun. Kasi dito, nadadamay, mamamayan eh. Yung mga walang kinalaman eh. Tignan mo to, 7 yung patay daw oh. Ito na mga ka-FLM, comment reaction tayo dito. Idol FLM, nagbigay ng komento dito kay pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy at mga maling ginawa umano ng mga General Torre, yung mga tauhan ni General Torre. Comment reaction tayo dito at ayon sa kanila ay kulang na kulang pa yung mga dokumento na ipinakitang warrant of arrest.
Ayun, panoorin natin itong video na ito and don't forget to subscribe, like, and share. Ngayon, ikaw naman, General Tore, tama ba yun na okay, nag-serve ka ng warrant? Kailangan ba may casualty? Hindi nga, kailangan ba may casualty? Kailangan ba may mamatay? Di ba? Kung sasabihin mong hindi sinasadya yun, namatay na yun, pananagutan mo pa rin yun. Bakit? Ikaw ang lumusob doon. Ngayon, kung sige, ayan na, nilusob mo na, may nahuli ba? Asport mo, ipaalam mo sa aming mamamayang Pilipino na nahuli mo yung kriminal. Abay, pagka hindi mo nahuli yung kriminal at ganyan na nangyari, may casualty pa, ay nasa iyo na lahat ng intelligence, nasa iyo na lahat ng kapangyarihan para maalaman mo kung nandyan yan, eh wala ka namang nahuli. Ano yun? Ipinakita mo lang na siga ka? Ay ub-ub ka? Diba? O, kita mo, mga may sakit sa puso yung namatay. Dapat yun, binibigyan mo ng consideration yun, General. Mas lalo kang magiging magaling na General. Diba? Dapat in-anticipate mo lahat na pwedeng mangyari yun. Diba? Hindi yung gusto mo lang ipakita na, oh, General ako, ako regional director dito, ako dapat ang masunod. Hindi ganon. Tandaan mo, General. Ha? Tandaan mo, weather-weather yan. Maniwala ka sa akin. Di ba? Baka mamaya, lahat ng mga nangyari na yan, dumating yung weather na ikaw naman ang pinipersecute nila. Ando na tayo, General ka na eh. Walang problema mag-serve ng warrant. Okay yan. Buti, kung sikibuloy yan, o kaya yung may mga ano, kahit mamatay yan, okay yan. Pagsiserve nyo yan eh, pumalag eh. Pero yung tao, simbahan, wala namang kinalaman, dapat in-anticipate nyo yun. Oo. Dapat in-anticipate nyo na may masasaktang sibilyan. Diba? Lagi yung tatandaan, kayo dapat ang proteksyon ng mamamayan. Kayo dapat yung huling sandigan ng maliliit nating kababayan. Eh, ang nangyayari, parang sa tingin ko lang, according lang doon sa napanood kong video, eh, ilang tao lang yung kukunin nyo, mas marami pa yung namatay kaysa doon sa inisyuhan nyo ng warrant. Diba? So, dapat matigil na yan ganyan. Dapat matapos na yan. Diba? So, hindi maganda eh. Hindi maganda, General. Alam mo, General, nung bago nung nag-pandemic, naalala ko, binabanatan mo ko nun eh. Diba? Binabanatan mo ko nun, General, no? Diba? Hindi mo lang ako mabanatan nun. Hindi mo lang ako mabanatan nun dahil alam mo, ang daming ring General sa likod ko, diba? Kinalimutan ko na yun. Naaalala ko lang. Kaya kita pinupuna. Kasi merong hindi tama, General eh. Taong simbahan yan eh. Yung may taong simbahan, may namatayo. Pito. Dapat na-anticipate mo yun. May nahuli ka ba? Wala, di ba? Ano yun? Papogi points lang? Di ba? Eh, doon sa mga kapulisan, wala akong magagawa. Alam ko, wala naman akong pwede sabihin sa inyo. Sumusunod lang naman kayo sa general nyo, di ba? Gawa ka uli bagong channel mo, pangit. Bawal ang pangit dito. Bawal ang mga pangit dito. Yeah.
So yun lang ang masasabi ko. Actually, ayoko mag-comment regarding dyan. Pero may nag-forward sa akin ng video, eh talaga namang pati babae, ginagapos. Parang hindi na yun appropriate. Diba? Babae, lalaki, ginagapos. Taong simbahan yan, general. Diba? Ano yun, in general? Gusto mo lang ipakita na matapang ka? Gusto mo lang ipakita na ikaw dapat masunod dahil regional director ka dyan? Gusto mo ipakita sa kanila na, oh, ako si Iga dito, ha? Eh, diwata nga, tawag sa iyo, ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Why do so many women wear revealing outfits but still cover up with their... Andali. Diwata nga sa iyo, eh. Diwata, tawag sa iyo, eh. Kita nila na wala. Oo. Oh. Oo. Oh. An alias warrant of arrest. Yan ang brand ng phone mo, ya. Sa mga member... Yan ang brand ng phone mo, ya. Away ko mo. Inilabas? Kakagulo. Ang lugar na ito, hindi natin matatapos kagad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman eh. Sige. Mamaya, isasama ko kayo para makita nyo rin. Yes, sir. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, ang paso ni Carmen, yan ang atin si Pastor Apollo Kimoloy. Nandyan yan. Oh. Tinatago lang nila, may isang lugar. Oh, tinatago lang nila dyan. May nakita ka pa. General, may nahuli ka ba kahit isa doon sa mga hinahanap mo? Wala, di ba? Eh, nako. Anong utak kaya meron tong general na to? Bagay, no wonder. Nung namimigay ako ng bigas, sabi, wala daw bigas. Nung namimigay ako ng... Kernel pa lang to, no? Nung namimigay ako ng PPE, wala raw akong binigay na PPE. Asan daw yung PPE? Di ba? Pero kinalimutan ko na yun eh. Eh kaya lang, nakita ko na naman, oh, papogi na naman si Kamote. Ay, nako. Asa na? Ano na yung report mo sa taong bayan? General, nahuli mo ba yung isa-serban mo ng warrant? Kung nahuli mo si Kibiloy, okay yan. Oh, pwede natin masabi yan na talagang ano, na talagang nagkaroon ng gulo dahil ito si Kibuloy, ginagamit niya yung mga sibilyan as human shield. No, kaso wala kang nahuli, di ba? Kahit isa, may namatay lang na tatlo, na pitong sibilyan na mga manggagawa ng church o taong simbahan. Di ba? Tama. Nasaan ang utak mo? Wala ka na patunayan, di ba? Ay, nako. Huwag mo na ulitin niya, General. Don't play God. General ka, dapat ilagay mo lagi sa konsiderasyon yung mga pangyayari. Diba? Binag-aralan mo yan eh. Dapat in-anticipate mo yan. Na, oh, dapat dahan-dahan lang. Dapat huwag kayong mananakit ng sibilyan. Ito lang ang target natin. Yun lang ang pakay natin. Itong nasa warrant of arrest. Ngayon, kung talagang nag-resist sila, pwede yun. Eh kaso, hindi, paano magre-resist to? Anim na polis, isang babae ginagapos. Diba? Anim na polis, isang babae yung ginagapos. At ngayon nakita natin ang lugar na ito. So at least sana ho nasagot ko 'yan. Ngayon, gusto kong tanungin sa iyo, General, kung ano 'yon? Papogi lang? Papogi lang ba 'yon? Or you want to play God? Or you want to prove that you're the regional director? And they have to obey you? Ba? Sobra naman tapang mo, General. Matapang ka ba dahil general ka at kaya mong mag-isa? O matapang ka dahil alam mong kaya mong utusan lahat ng pulis na nasasakupan mo para gawin yung gusto mo?